magandang umaga o hapon sa klase, no? So yung tataka kayo, kasi kinakailangan i-link ko ito sa inyo, kasi malamang walang klase sa Friday. Pero dahil exam nyo next week, kaya kinakailangan nyo ito. Ito ang rundown o kaya summary ng lahat ng mga inulat nyo sa klase. Magsimula tayo sa tula. Ano yung mga dapat yung tandaan? Una, sa aking mga kabata. Siyempre, ito yung isinari sa Ingles na nakakatuwa ang translation, no? So, my fellow children. Ano yung mamahalagang tandaan dito? Ito ay tungkol saan sa wika. Anong wika? Wikang Tagalog. Dahil sa panahon na yun, wala pang konsepto ng bansa. Wala pang konsepto ng wikang pambansa. At ang Tagalog ay inihalin tulad, no? Pansinin ulit ito. Ano yung mga wika kung saan inihalin tulad ito? Hindi ko siya kahit siyempre i-spoon feed. Kailangan basahin nyo yung tula. Magandang alamin kung bakit inalito daw ang Tagalog sa mga wika na yon kasama na ang wikang Anghel. Subalit, mahalagang tandaan din sa tula na ito ay yung kontrobersiya. Si Jose Rizal nga ba ang sumulat nito, kumadha nito o hindi? Saan ito unang lumabas? Ano yung kontrobersiyang bumabalot dito? Si Rizal man o hindi man si Rizal ang kumadha ng sa aking kabata, ang ibig lang sabihin nito ay napakahalaga ni Jose Rizal na bilang Makata dahil sinasabi na nagamit ito sa panahon ni Presidente Quezon upang pagyamanin at ipalaganap at bigyan ng halaga ang wikang pambansa sa panahon na ni Quezon. Muli, ang tungkol sa aking mga kabata ay tungkol saan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng wikang Tagalog. Tumo naman tayo sa kabataang Pilipino o a la Juventud Filipina. Gaya na nabanggit sa klase no, noong yung mga nagsipag-ulat, ito ay ipinasa ni Jose Rizal sa isang patimpala. At kung ito ay patimpala, nangangahulugan na kinakailangan niyang magwagi. At nakita natin yung mga element kung saan mukhang lumilitaw na si Jose Rizal ay sinasabing pro-Spanish. Nagpapasalamat sa mga Kastila, sa agham, sa sining, at sa mga itinuro at kaalaman na binigay ng mga Kastila sa atin. Kaya pansinin dito ang ilang mga taluddod. No? At syempre, di ko ulit i-spoon feed, basahin ulit. Ano yung apat na uri ng sining na binabanggit niya ni Jose Rizal na nagpapasalamat siya sa Espanya na itinuro sa atin? Subalit, sinasabi lagi na si Jose Rizal ay isang mahusay na manunulat at laging may panudyo, laging merong isinisiksik ng mga elementong subversibo. Sinasabi na sa kabataang Pilipino o ang original na Alahibuntil Filipina, ang konsepto ng Filipina dito ay radikal dahil ito ay nangangahulugan, ang implikasyon nito ay paghiwalay doon sa inang Espanya. Alalahanin na si Jose Rizal nais niyang magwagi kaya hinimas-himas niya ang kanyang mga hurado at nakuha niya yung mga hurado at nagwagi nga siya. Subalit alam natin na hindi naging malugod ang pagtanggap ng mga Kastila sa pagkapanalo ng isang Indio. Kaya pansinin yung pro-Spanish stance ni Jose Rizal at siya sabing subversibong elemento ng Ala Juventud Filipina. Tumungo naman tayo sa mga bulaklak ng Heidelberg. Dito ay mapapansin natin yung pamumulilan ni Jose Rizal. Ito ang nagbunsod ng pagkakatha niya, no? Daglian, biglaan ng tula na ito. Alas Flores del Heidelberg, kung saan nakita niya ang magandang tanawin, ang Neckar River, ang Königstuhl, mistulang Alps, pero hindi daw pala Alps yun, sabi ng isang Aleman. Ano lang yun, snow-capped mountain. At nakita ni Jose Rizal yung parang feeling ng isang OFW na, o nandito ako, napakaganda ng tanawin, pero nagigilty dahil malayo sa kanyang inang bayan. Kaya sa sandali na yon ay biglang namulila siya, naalala niya na napakaganda man ng Heidelberg, ay napakaganda rin ng kanyang iniwang bansa. At ito ba, ang usapin dito lagi ay ito ba isang nationalist poem o isang patriotic poem? Dito makikita natin ay simpleng pagmamahal sa bayan. Walang mga konsepto ng nasyon ang nailagay dito. Kaya sinasabi na ito ay mas patriotic kaysa nationalist. Sapagkat iba ang pamantayan ng isang sinasabi na nationalist poem. Ang sa mga bulaklak ng Heidelberg ay isa lamang tula ng pamulila, tula ng sentimiento, pagkalungkot, at ganoon din nostalgia sa isang tila nga ba Jose Rizal na OFW kumbaga sa panahon ngayon. Tumungo naman tayo sa awit ni Maria Clara. Ito ay bahagi ng Noli Me Tangere. Pansinin dito yung allegory, no? Yung ginamit na allegoria ni Jose Rizal
At ito ang allegorya ng inang bayan, alright, doon sa ina sa anak. So yung inang bayan sa kanyang anak na mga anak ng bayan, okay, mga dapat na lumaban para sa bayan. At ang allegorya ginamit niya dito ay yung pagmamahal ng ina sa kanyang anak. So balit hindi lang ang allegorya mahalaga dito, pansinin na napakahalaga ng kabanata na ito. Ito yung kabanata kung saan nagkaroon ng pamamasyal. Yan. Ito yung malapit, ito yung pamamasyal ng mga kadalagahan, kabinatahan sa lawa. At dito, makikilala natin na isang mahalaga at misteryosong katauhan, ang tauhan ni si Elias. Mahalaga ito, nandun yung buhaya. Ang magandang tanawin na ito ay babasagin ng paglabas ng buhaya. Ito ay metapora din dun sa ang ganda pala ng kolonya ay hindi talaga maganda, hindi naman para talaga ito payapa sapagkat, sinasabi nga sa Ingles, what lurks beneath, dun pala sa may lawan na yon ay merong isang halimaw at ang halimaw na ito yung buhaya na sumisimbolo sa Frido Crasha. At pansinin dito, ito ang kauna-unahan na encounter na pagtatagpo ni Elias at ni Ebarra. At huwag magkamali, sino ang sumagip sa sino? Si Elias ba ang sumagip kay Ebarra? O si Ebarra ang sumagip kay Elias? Okay, dito makikita natin na si Ebarra, si Chrysostom Ebarra ay ang sasagip sa boatman na si Elias. At matatagpuan natin sa kahuli-hulihang kabanata ng Noli Metangere ay yung tinatawag natin yung utang na loob. Ibabalik yon yung utang na loob ni Elias, no, ay pagbabayaran niya ng kanyang buhay. Ibibigay niya, iaalay na rin ang buhay niya kay Ebarra sa kahuli-hulihan ng Noli Metangere. So napakaganda nito ang mga usapin tungkol kay Ebarra Elias ay pagkatapos ng inyong pangalawang mahabang pagsusulit. Ang sunod naman ngayon ay Mi Ultimo Adios. Ang mahalagang tandaan natin dito, ito ay una, walang, nabanggit na ito ng mga nagsipag-ulat, wala talaga itong pamagat, no? So this was left untitled, unsigned. At ang unang-unang nagbigay ng pamagat dito na Mi Ultimo Pensamiento o My Last Thoughts, no? Ay sa Hong Kong, no? At napansin niya na maganda to, no? Mi Ultimo Pensamiento, Rizal's Last Thoughts. Subalit, right? Subalit mas nanaig yung pamagat na binigay ni Padre Dacanay, ang Mi Ultimo Adios. Sapagkat dun pa lamang sa mga unang linya ng tula ay makikita natin ang salitang Adios. Adios, Patria Adorada. Left unsigned, left untitled, at kilala ito na sinasabing the most translated text. Napakarami ng salin. Pero ang pinakamahalagang salin, ang kauna-unahang salin sa Tagalog, sino ang nagsaling nito? Walang iba kundi ang dakila at ang nagdiriwang ng kanyang sesquicentennial hanggang Nobyembre pa, no? Ay si Andres Bonifacio. Ang huling paalam. So, ba't makikita natin dito na humaba ang huling paalam kung iahambing natin textually doon sa Mi Ultimo Adios na orihinal na Kastila. So, it's the most translated text until anak ni Freddy Aguilar. Take note, alright. Dahil sa anak ni Freddy Aguilar ay natalo niya, no, for the record, ang most translated text title ng Mi Ultimo Adios. Ngayon ay dumako naman tayo sa sanaysay at tatlo yon. Yung unang-una ay yung Indolence of the Filipino People o ang tungkol sa katamaran ng mga Pilipino. Dapat tandaan dito ay ano, hindi pinasubalian ni Jose Rizal ang pag-iral ng indolence. Sinabi niya, yes, indolence exists. Hindi niya sinasabi hindi tamad ang mga Pilipino. Ha? Kailangan malinaw yun. Tingnan yung logika ni Jose Rizal. Sabi niya, indolence exists, but that it is not the cause of backwardness, but the effect of backwardness. Mahalaga yun, magkaiba yun. Kasi, bakit niya sinulat ito? Ang akusasyon kasi ng mga Kastila ay ganito. Ang kolonya ay urong sapagkat tamad ang mga Indio, oh, mga Pilipino. So kay Jose Rizal baliktad, no? Ang sabi niya, kaya tamad dahil urong. Parang chicken and egg argument 'yon. So napakahalaga nito, no? Sinasabi ng mga Kastila, urong dahil tamad. Kay Jose Rizal, tamad kaya tamad ang mga Pilipino dahil urong tayo. In short, uulitin ko, right? Indolence is the effect
and not the cause of backwardness. At sinabi pa niya na, bagamat indolence exists, no, hindi ito namamana. May predisposition tayo, yes, pero hindi ito namamana. At nag-cite pa nga siya ng mga halimbawa kung saan, no, naging very honest tayo, naging very industrious, no, masipag ang mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila. Kaya, nagletanya siya ng mga dahilan kung bakit no lumitaw, kung bakit nagkaroon ng katamaran, bakit umiral ang katamaran ng mga Pilipino. Ang pinakasiguro ang batid ng lahat dito, no, ay yung natural muna na dahilan dito ay ang klima at natalakay natin ito bahagya sa klase, no, kung saan ang mga Indio magsasaka ay ang aga-aga pa lamang, no, nasa bukid na sila kasi hindi pa lumalabas ang tindi ng araw. Sa oras na tumindi na ang araw, mga alas 10 ng umaga, at saka doon naman magpapahinga ang mga Indio. Ang masaklap dito, yun naman ang oras ng gising ng mga fraile. At sabi ni Jose Rizal, pag gising ng mga fraile, makikita yung Indio na natutulog sa ilalim ng punong mangga o kung ano mang puno na meron sa bukid. At ito nga yun ang nagbunsod ng sinasabi ng Juan Tamal. At kung papansinin sa iba pang mga sulat ni Jose Rizal, kaugnay nito, sabi niya, sino ba talaga ang Tamal? Ang mga Kastila ang nagturo sa atin ng siesta. So sa oras na magsisiesta at mamamahinga ng mga Kastila, yun naman yung pagbalik ng mga Indio magsasaka sa bukid. Kung ganun ay iba ang oras, subalit alalahanin, bakit namamahinga? Dahil sa tindi ng araw. At siguro kung ihahambing nyo yan ngayon, ang daming halimbawa, no? Mga Pilipino ay sasakayan sa jeep, sa pedicab, kasi ayaw maglakad dahil matindi ang pawis sa tindi ng sikat ng araw. O kaya yung sasakay ka sa jeep, gusto mo doon ka bababa agad, no? Katamaran ba yun, no? Kasi ayaw mo maglakad. Kaya nga may ikot at toki jeep din sa UP. Naalalahanin nyo noon na wala pang mga ganito. Kaya lang papaano yon. So, sabihin natural ito. Pero, ang iba pa niya mga kadahilanan na inilitan niya ni Jose Rizal kung bakit umiral ang katamaran ay hindi na natural, no? Ito ay kalakhan na dulot, no, ng mentality ng kamalayan, at dulot ng pag-abuso ng mga Kastila. At noon at ngayon, pareho lang. Pag sinabi ni Jose Rizal na ang mga Pilipino ay nakadepende sa milagro, mga Kastila ay ginamit 'yon, no? Inexploit nila yung proselytization efforts nila, inexploit nila yung kamalayan na okay, magdepende na lang sa milagro, no? Ang sabi nga isang doktrina ng simbahan na binabanggit, no, na mas madali ang it's easier for a rich man to enter the it's easier for a camel to enter the eye of a needle than for a rich man to enter the gates of heaven. So sabihin, matili kang mahirap. Bakit? No? Kasi mga Kastila, gusto nila na tayo ay subjugated, tayo ay mas mababa pa rin. Ayaw tayo, sinusupil nila yung desire, yung motivation, no, para sa to work at for our own upward mobility. Bukod sa milagro, marami pang iba, piracy, ang mga iba't ibang mga digmaan, ay ginamit ang mga Pilipino bilang mercenaryo. At dito, nawala ang maraming kalalakihan sa bukid. Bukod dito, wala rin mga incentive, no? Ang mga lupa ay kinakamkam at marami pang iba. At basahin niyo lamang yung mga detalye ng binibigay na sinulat din ni Jose Rizal. Ihambing niyo yon sa ating panahon ngayon, ganun din. So, sabi nga nila, mga Asyanong, mga Koreano, Asyanong, mga Hapon, lagi tinatanong, bakit ang Pilipinas, no, hindi umuunlad? Siguro ay tamad ang mga Pilipino. Alam niyo ba na hindi na mga Kastila nagsasabi niyan ngayon, no, ang akusasyon na yan, kung hindi mga karating bansa nating Asyano, no? Subalit, tignan nga natin ang katamaran. Totoo na meron mga tambay, di ba, mga tambay, dahil walang trabaho. Pero pansinin din ang mga Pilipino no, who take on multiple jobs, no, 16-hour jobs abroad. Why? Kasi basta may opportunity to work, they will work. Bakit maraming Pilipino, no, na pumapasok sa mga risky jobs, na ayon ng mga puti yun, pero nandun sila kasi malaki ang pay. So kung may pay, kung may incentive, no, kung merong opportunities to work, ang Pinoy ay magtatrabaho.
At kaya makikita natin dito yung mga phenomenon, no? O suliranin ng unemployment at underemployment. So muli, ang mahalaga dun sa katamaran ng mga Pilipino ay pagpapaliwanag dito ni Jose Rizal, no, kung bakit umiiral ang katamaran. Hindi namamana, hindi dahil tayo ay natural o likas na tamad, kung hindi ang predisposition na ito ay dulot ng isang kolonya na mismanaged, na backward, at kawalan, no, ng motivasyon mula sa mga namamahalang Kastila. Tumungo naman tayo sa Pilipinas sa loob ng 100 taon. Mahaba-haba rin ang sanaysay na ito. No, ang mahalaga dito sa Pilipinas sa loob ng 100 taon ay ito yung si Rizal ba ay sadyang mahuhula, nahulaan niya, no, ang mangyayari sa Pilipinas sa loob ng 100 taon. Gaya na makita natin sa klase, hindi mahuhula si Jose Rizal kung hindi siya ay mahilig magbasa at updated siya sa mga current events. Nabasa niya si Fyodor Hagor, ang mga nangyayari sa mga bansang Europeo. Kaya isa-isa niya, no, ano bang nangyayari sa Italia, sa Alemanya, maging dito sa China, sa Holland. Anong mga nangyayari sa mga kolonya ng mga ito. Kaya doon sa Pilipinas sa loob ng 100 taon ay meron siya actually 3 scenario. Okay, ano ang nagbunsod sa kanya? Kung yung katamaran ng mga Pilipino na sanaysay, nagbunsod sa kanya yung akusasyon na tamad tayo, kaya urong ang kolonya. Ang nagbunsod naman dito ay ang desperasyon ni Jose Rizal na sa paghingi ng reforma. At dalawa yung major reforms noon. Basically, representation of the Spanish Cortes at freedom of the press. At dahil desperate siya, kaya dito, parang ultimatum yon. Merong 3 yan. Sa haba-haba ng paliwanag ni Jose Rizal, ito ang context ng kanyang sanaysay. Sabi niya, 1, kung hindi nyo kami, scenario 1, kung hindi nyo kami bibigyan ng reforma, una muna, kung bibigyan nyo kami ng reforma, kami ang magiging pinakamahusay na kolonya sa ilalim ng Espanya. Sabi niya, syempre, no, desperado, oh, bigyan nyo kami ng kolonya, ay bigyan nyo kami ng reforma, best colony kami. 2, sabi niya, pero kung hindi nyo kami bibigyan ng reforma, kami ay magre-revolusyon. Kami ay mag-aalsa. Okay. At sabi niya, pangatlo, sabi niya ganyan, sa bagay, whether bigyan nyo kami ng reforma o hindi nyo kami bibigyan ng reforma, sabi niya, malamang merong isang bansa, no, na magiging interesado dito sa kolonya na ito. At by elimination, tinignan niya lahat, sinuri-suri niya itong mga bansang ito, lumilitaw na itong emergent power na ito, ang USA, no, no? Sabi niya, malamang, no, na wala pang kolonya in the Pacific, malamang siya ang mayroong interes sa ating kolonya. So muli, 3 scenarios. Give us the reforms, we'll be the best colony. Scenario 2, alright, don't give us the reforms, alright, there will be a violent upheaval. And number 3, with or without reforms, a country may take interest in the colony. At nakita niya doon yung posibilidad ng US of A. At kaya sabi ng iba, oh, ang galing ni Rizal, namanghuhula, sapagkat by 1898, okay, the Treaty of Paris, andyan na ang mga Amerikano. Pero pansinin din doon, ang haba nitong sanaysay na ito, no, itong Pilipinas sa loob ng 100 taon, maganda rin yung mga ginamit niyang mga simbolo dito, yung nurse at pasyente. Alalahanin na si Jose Rizal ay medical doctor, kaya ang gusto niya lagi ganyan, social cancer, medical doctor, ito naman, nurse and patient. Na itong pasyente na kolonya nito, itong nurse naman ito ay hindi naman talaga inaalagaan yung pasyente. So, napakaganda ng mga iba pang mga detalye nandito sa Pilipinas sa loob sa 100 taon. At bago ko makalimutan, ang pinakamahalaga pala dito, class, no, itong Pilipinas sa loob ng 100 taon, ay yung pagbibigay din ni Jose Rizal ng tripartite view of history na siyang gagamitin ng mga katipunero bilang examination dun sa mga bagong recruit nila. Ano itong tripartite view of history? Nandito sa Pilipinas sa loob ng 100 taon, ang sabi ni Jose Rizal, aalingaw ngawin din ni Marcelo del Pilar, aalingaw ngawin din ito ni Graciano Lopez Haina. Ang sabi ni Jose Rizal ay ganito, bago dumating ang mga Kastila ay maliwanag, maaliwalas.
Nung dumating mga Kastila, naging madilim sa kanilang pag-aabuso at kanilang pag-aapi. At kapag sila ay aalis, ay babalik sa liwanag. Kaya ito ay kaugnay din ni Emilio Jacinto, liwanag at dilim. So bago dumating, maliwanag. Nang dumating mga Kastila, dumilim. At kung aalis, liliwanag muli. Ulitin ko, ang Pilipinas sa loob ng sandang taon ay a desperate effort on the part of Jose Rizal as a reformist. Humiling siya ng reform. Kung di niya bibigay, eto ang mangyayari. At pangatlo, ang panukala sa sandakan. Ito siguro ang isa sa mga bago o kaya ay hindi masyadong nababatid no, ng mga mag-aaral no, sa PI 100. Ano ba itong panukala sa sandakan? Ano naman ang konteksto ito? At matatandaan nyo na nagkaroon ng family reunion ang mga Rizal sa Hong Kong. Ito yung panahon na parang is a respite, parang wow, finally, no, mula doon sa, they were driven away from the hacienda, from the Dominican hacienda sa Calamba. Tapos nagwatak-watak sila, finally, nagkaroon ng reunion Rizal. Nagkaroon ng konting kapayapaan, kumbagay parang interlude. Happy na nga sana, no? Natatandaan nyo yan yung sa docu-video kung saan nagkaroon ng Happy New Year celebration. Subalit ang Jose Rizal, no? Nanatiling maligali. Bakit? Kasi nasa isip pa rin niya na guilty pa rin siya sa mga nangyari sa mga tenants. No? Remember, inquilino ang kanyang pamilya, yung mga tenants sa hacienda. Bakit? No? Kasi they pin their hopes on him. Lahat ay nagdepende sa kanya. Eh, si Jose Rizal yan, magaling, mahusay yan. So yan, ipaglalaban niya tayo doon sa Spanish Cortes. Tumungo nga si Jose Rizal, dala-dala, bit-bit niya yung kaso, pero anong nangyari? Talo pa rin. Kaya dahil sa Hong Kong, guilty na guilty si Jose Rizal dahil wala siyang nagawa sa mga kababayan niya sa Calamba. Kaya, biglang nag-isip siya, no? Again, another desperate attempt on the part of Jose Rizal to solve the Calamba Hacienda problem. At ito, sabi niya, namit niya si George Pryor, malamang pwede. Itong mga Calambenos na to, dadalhin ko dito sa may sandakan, which is now Sabah. Alright, so dadalhin ko to sa sandakan. Magkakaroon na isang ideal community. So the concept in psychology, like the gamayin shaft. Ano yung gamayin shaft? Yung ideal community. Traditions, lahat dyan, customs, no? Wika, nandyan yan. Very ideal, parang Amish people na dala-dala yung tradition nila. 999 years list. Again, hindi ko kayo i-spoon feed. Basahin nyo ulit, no? Yung mga provision sa panukala sa sandakan. Pero pansinin nyo, ang problema nga lamang, dahil si Sir Desperate, gustong-gusto nyo ito, nag-okay na inspection din naman siya, pero dahil madalian ito, at hindi pa uso siguro sa panahon ni Rizal, hindi nakapagsagawa ng feasibility study si Jose Rizal. At hindi niya nakita na hindi pwedeng mangyari ito, hindi ito feasible. Why? Dahil ang sandakan ay sa ilalim ng isa pang British colonial, isa pang colonial master na mga Britons. Ayan. At syempre, ang ilan sa kanyang mga kamag-anak kasama na ang kanyang bayaw, no, ang kanyang brother-in-law ay salungat, no, sa ideya na ito ni Jose Rizal na ang laki-laki naman ng kolonya, bakit kinakailangan pang pumunta doon at maghawan ng landas. Pero again, ano yung frame of mind ni Jose Rizal? So desperate again to solve the land problems, no? Kasi naging landless, homeless ang mga tenants sa Calamba. Kaya connect natin in contemporary times. Kaya natatandaan niyo ito, yung issue noon, no, ni Sultan Kiram na mayapa na, no? At mapapansin natin na bakit nagbabayad pa sa kanya ng renta. Okay, basahin ng konti. Ito ang tanong ito. Alam ba ni Jose Rizal? Okay, alam ba ni Jose Rizal ang kasaysayan ng Sandakan o ng Sabah? Okay, kung saan ang Sultan ng Borneo ay ibinigay ito bilang reward sa Sultan ng Sulu noong humingi ng tulong ang Sultan ng Borneo o Brunei sa Sultan ng Sulu para sa pag-aalsa laban sa kanya. So na-quash, no, na nagapi itong mga nag-alsa sa Sultan ng Brunei at bilang gantimpala ibinigay ang sandakan. Subalit ang dami ng intervening factors, colonial intervention, andyan ang British, hindi na-recognize ang lugar na yan nung binigay muli ito sa Malaysia na ang tunay na pagmamay-ari nito ay ang Sultan ng Sulu.
So, basahin nyo na lamang ang mga historical references tungkol dito. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga liham. Unahin natin yung liham ni Jose Rizal sa mga kababaihan ng Malolos. Liham to, pero kung babasahin natin, ay mistula itong mahabang sanaysay. Okay. Yung magandang alamin nyo dito, no, yung 20 kababaihan sa Malolos na ipinaglaban nila yung kanilang karapatan para matuto ng wikang Kastila. So magandang pansinin dito na yun, yung struggle, no, yung initiative ng mga kababaihan na to. Sa katunayan, si Marcial de del Pilar, kababayan na yung mga kababaihan na to, at siya ang nag-invite kay Jose Rizal. No? Sabi niya, sumulatan mo naman, magbigay ka naman ng words of encouragement dito sa aking mga kababayan na taga-Malolos. Ibig sabihin sa mga panahon na ito ay may pangalan ng Jose Rizal. In fact, his name precedes Jose Rizal, ay precedes him. So pag sabi mong Jose Rizal, Señor Rizal, matalino. No? Makikita natin yan sa mga memoir, laging kasama ng mga memoir ni na Gregorio de Jesus, Andres Bonifacio, no? Pag sabi mong Señor Rizal, ay ano yon, synonymous sa katalinuhan, sa pagiging matalino. At kung ganoon ay sinabi ni Del Pilar, sulatan mo nga ito, magbigay ka nga ng words of encouragement. Ngayon, kung babasahin natin itong liham ni Jose Rizal, ang una nang sinasabi ay kayong mga babae, no, na biktima ng bulag na pananampalataya, sabi niya. Dapat ay mawala yung piring na iyon sa inyong mga mata. Yung blind obedience sa mga friars. So si Rizal, matalino, gusto niya, no, na ang mga babae ay hindi sunod-sunuran lamang sa fraile. So pinakamahalaga yon, yung blind obedience, sabi niya, dapat hindi, no? Dapat may sariling kaisipan, may sariling desisyon, may sariling kamulatan. Enlightened, kumbaga. At nagbigay siya ng mga tungkulin ng mga kababaihan. Doon sa tungkulin na yon, siyempre, ang isa sa mga mahalaga dito ay yung pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa Diyos, at pagmamahal sa pamilya. Sa hinabahaba man ng liham na ito, no, ano ba talaga ang nais sabihin nyo si Rizal? Ang nais niya sabihin sa mga kababaihan ay, nagulat nga siya na ito may mga babae pero sa Malolos. Bagamat ang mga babae sa Malolos na ito ay elite, no? Kasi ang mga mahihirap na babae ay hindi man nila preoccupasyon ang mag-aral. Kaya itong mga elite na to, pero bagamat elite sila, ay naging courier sila ng katipunan. So nagulat si Jose Rizal na meron na pala mga babae sa Malolos, no? Elite man sila na nagpupursige na mag-aral. Kaya nakita niya na ito, no? Yun nga yung pagiging yung natatakpan kasi ang mga babae doon ay mga manang, mga ermana, mga Doña Consolacion archetype, Doña Victorina archetype. At nakita niya na, hindi, ang babae pala, no? Pwede magkaroon ng sariling pasya, ng sariling tindig. So, balit, ang liham na ito ay nakabilanggo pa rin sa panahon. Sa konteksto na yung panahon na ito, ano naman ang lakas at kahinahan ni Jose Rizal? Ang lakas siguro ni Jose Rizal ay tinangka niya na natalakayin kung ano ang dapat na tungkulin ng mga babae. Subalit ang kahinahan niya ay ganito. Okay. Sino nga bang ideal women ni Jose Rizal sa liham na ito? Pansinin, ang women of Sparta. Tama, mga naalala niyo 300 yung Ahum, no, na pelikula, no, ang women of Sparta ay matatapang, no, at hindi lamang yon, sinabi ni Jose Rizal at binigyan din niya na mas gusto niyang ang mga women of Sparta, mga Spartan mothers would rather have their sons dead in battle rather than alive pero talo sa battle. In short, no, mas malaking kahihiyan sa mga Spartan mothers na umuwi ang anak nilang madirigma. Remember, Sparta is a warrior society. So pag uuwi, buhay ang anak, pero talo, malaking kahihiyan. Mas gusto silang patay yung anak. Ini-emphasize lamang dito ni Jose Rizal na kailangan na turuan ng mga nanay ang mga anak na lalaki na magmahal sa sariling bayan at ipaglaban ito. Ano ang ideological weakness na lamang noon? Maganda, no? Well, radical enough during Rizal's time, but of course, in our time, may problematic doon. Ano yung problematic na yon? Na ang mga nanay, no? Ay, kaya ang role ng babae,
maging mabuting ina sa mga anak na lalaki. Turuan ng mga lalaki na mahalin ang kanyang bayan at ipaglaban ang bayan. E paano mga babae? So ang implikasyon nito, ang mga kababaihan na ina, no, ay tuturuan naman ang mga anak nila, mga kababaihan, para maging mabuting ina. Hindi nakita ni Jose Rizal, kasi konteksto ng panahon niya yun, the ideology of domesticity, na okay, ang babae at lalaki ay pwedeng maging kalahok sa private and public domain. Pero dito, nakatali pa rin ang babae sa private, sa domicile, no? At ang lalaki saan? Sa public domain. Lalaki bilang mandirigma, lalaki bilang tagapasya. Ang babae bilang mabuting ina. So yun yung medyo kahinaan doon. But syempre, given the context, radical na yung pagtalakay niya ng usapin ng kababaihan. Doon naman sa kanyang liham kay Barrantes, to alam natin nasagutan ito gaya ng mga naiulat na, no? Yung liham niya kay Barrantes, na una kasi si Barrantes na sumulat ng Walang Tagalog Theater, sumulat niya na, kinopia niya lang sa Hapon, Japan. So, pinasubalian lahat yun ni Jose Rizal. Yung pangalawang sulat, ngayon noong sinagot ni Jose Rizal si Barrantes na, ano ka ba, academician ka, historian ka, pero sa totoo lang, mali-mali ang yung ano, datos, no? But syempre, natatandaan natin how Rizal was so sarcastic gamit ang kanyang sardonic humor and wit, no? Ang tawag niya, your excellence, etc. No? Kaya napikon din itong si Barrantes. Sa sumunod na sulat niya kay Jose Rizal, ay sumulat siya na binabatikos ang kanyang noli metangere. At marami siyang binanggit doon, tignan niyo lamang yung mga detalye tungkol sa mga karpentero, di umano, ng paete, no? Tungkol kay Jose Rizal na pintungan ng pagkakasalusalungatan or a storehouse of contradictions. So, isa-isang mga issue na ito ay sinagot ni Jose Rizal. At anong mahalaga dito, no? Nakita natin, una, na hindi pinapalampas ni Jose Rizal kahit na ito ay isang civil governor, no? ng kolonya, matas ang kanyang katungkulan, hindi nangingimi, hindi natatakot si Jose Rizal na sulatan siya at tuhunan, labanan, no, ang lahat ng batikos niya laban sa atin. Okay, so isa pang mahalagang magandang insight dito, no, ay yung si Jose Rizal ay napakahusay doon sa kanyang sa paggamit ng siste, no, yung sarcasm doon sa kanyang sulat kay Barrantes. Tignan niyo na lamang yung mga isyong sinagot niya. Siyempre yung liham kay Blumentritt, ayan. Sabi nga, kung merong liham si Jose Rizal na marugdog, kung merong liham si Jose Rizal na napakarami, ito'y walang iba, hindi kay Leonor Rivera, kung hindi kay Ferdinand Blumentritt. Gaya na lang nababanggit natin na, that Rizal wrote more passionate letters to Blumentritt than to Leonor Rivera. Pero ang ibig sabihin nun, kasi nung panahon na yon, meeting of the minds. Sabi nila, because Rizal was passionate with his ideas. That's why he wrote passionate letters to Blumentritt. That's Blumentritt, more or less, no, yung kanyang tinitingala, no, na intelektual na may simpatya sa kolonya. Ngayon, gaya na banggit ko, no, siguro sa ilang mga klase, na 100 letters, but in 2008 December, natagpuan nila, mayroon pang tatlong kahon ng mga pagsusuratan ni Blumentritt at ni Jose Rizal, na hanggang ngayon, nagtataka ko, bakit hindi pa ito nailalabas. Tinatranscribe because it's archaic Deutsch, it's an archaic German, pero siguro ay magandang alamin na rin kung ano ba ang status ng mga letters na ito. Kaya, class, pansinin, gano'ng nakadami ang mga text, blog ninyo, email ninyo, o sa mga FB noon, no? Siguro gano'n doon, it will appear the same 10 taon ng pagsusulatan ni Rizal at saka ni Blumentritt. Ngayon, ano yung mga yon? Very personal. Gaya na banggit natin, dito sa mga letters na ito, yung Women of Malolos lamang ang sanaysay ang himig. Therefore, mas ito ay nagpapaliwanag. Pero ang kay Barrantes naman, nagpapaliwanag din. Kung meron mang personal na hibig, ito yung mga sulat niya kay Blumentritt. Hanggang sa huli, una, ano yung unang sulat niya? Nagbigay siya ng libro. Okay? Arithmetica. Nagbigay din siya ng noli metangere. At hanggang sa
pagkahuli-hulihan niyang sulat kay Blumentritt, nagbigay ulit si Jose Rizal ng libro. Sa libro nagsimula, sa libro magtatapos din ang pagsusulatan ni Rizal at Blumentritt. Ngayon, dumako tayo sa dula. Unahin natin yung sa tabi ng Pasig. Ito ay kinomisyon siya ng mga Jesuita. Wala na siya sa Ateneo ng panahon na ito. Nandun na siya sa UST, no? Pero binabalik-balikan niya ang Jesuit, no? Jesuit education, Jesuit mentors niya sa Ateneo de Municipal. Bakit? Kasi mas masaya siya doon. In fact, hindi niya pinutol ang tali niya. Kumukuha pa siya ng surveying, no? Na course, no? Sa Ateneo. Kinomission siya na gawin itong, sulat itong dula na ito in commemoration of, ano yun, the Feast of the Immaculate Conception, December 8. Ito po sa Birhen. Alam niyo na yung narrative, alam niyo na yung kwento nito. Alam niyo kung bakit mga lalaki ang mga bida, no? Si Candido, Leonido, kasi nga, puro mga lalaking bata, mga batang lalaki rather, ang mga estudyante umag-aaral ng Ateneo Municipal. At dito makikita natin yung conflict lumalabas sa surface level ay Christianity versus paganism. Pero kung titignan niyo, okay, basahin niyo rin yung linya ng Satanas, no? Rizal was so skillful as a writer, very adept siya, no? Na merong ngang fraile na nag-walk out noong ini-stage yung kanyang play. Bakit? Sabi niya kasi ay mukhang ang linya ng Satanas na yan ay patama sa atin. So, nag-walk out siya. No? Bato-bato sa langit naman ay huwag magarit. So, Rizal, sabi nga na, bata pa naman siya yung sinulat niya yan. Pero, makikita niyo yung double edge, no? Na system, ng klauri ng pagsusulat ni Jose Rizal. So, yung una, akala natin ay Christianity prevails, no, overcomes, or right, evil, the Satan. But at the same time, makikita natin how Rizal was cognizant, alam niya, conscious of pre-Hispanic traditions, no, like diwata, fluvial procession, etc. So you will see here yung very rich mind, no, and consciousness ni Jose Rizal. Yung pangalawang dula naman, no, Sanggunian ng mga Dioses, Consejo de los Dioses. Ito yung sinulat niya pagkatapos niyang sumali doon sa Ala Juventud Filipina ng Tula. Di ba, nung nanaw siya doon sa Tula, nalungkot yung mga, ano, hindi siya tinatanggap ng mga kurado. Pero, hindi nawalan ng lakas ng loob si Jose Rizal. In fact, kinuha niya yung bilang hamon. The next year, sumangaran naman siya sa Patimpalak. At ito nga, yung sanggunian ng mga Dioses. Ang galing niya, no? So dito, paano siya nagwagi? Nagwagi siya kasi hinimas-himas na naman niya yung ego ng mga Spanish judges. Why? Simple lamang, alam niyo na yung kwento, yung narrative, yung Olimpo. One, pinakita ni Jose Rizal ang kanyang erudition, yung kanyang pagkaging maalam sa Greco-Roman mythology, no? At pangalawa, eto na yon. Ano ba yung usapin dito? Kung sino pinaka mahusay na manulat? Lumabas ang pangalan ni Homero na isang Grego, lumabas ang pangalan ni Virgilio, Virgil, bilang isang Romano, at lumabas ang pangalan ni Miguel Cervantes, isang Kastila. Kung titignan natin in terms of stature, Homero, Griego, Virgilio, Roman, no, the Roman history, these are classic epics ito, no? Eh si Cervantes, unang-una, malayo yung difference in terms of time and era and epoch, and even the stature. Yet, at the end of the Sanggunian ng mga Dioses, makikita natin semiotics. Bagamat sinabi ni Justice doon na pantay-pantay sila, sino nakakuha ng laurel? Hindi ba si Cervantes? So, ibig sabihin, ang trompeta kay Homero, ang lira ay kay Virgilio as a romantic poet, trumpet, because war yung kay Homero. Pero the laurel, na symbol ng pinakamahusay na manunulat o makata, ay napunta kay Cervantes. So, tungtuwa yung mga judges, wow, ang galing, natalo ng Kastila ang Griego, natalo ng Kastila, ng Espanyol, ang Romano. Kaya pinanalo si Jose Rizal. Subalit, nung ibibigay na, gagawad na, no, tatawagin naman siya, eto na naman tong Indio na to ang sumali. Kaya, hindi, una, nung una ay hindi binigay sa kanya ang pinanalunan niya, no, nasingsin na merong larawan doon ni Miguel Cervantes. Kasi ito ay quadricentennial ng pagkamatay ni Miguel Cervantes. Subalit, magandang tignan din, no? Bagamat ginamit ni Jose Rizal si Cervantes upang manalo dito sa Patimpalak na ito, Patimpalak literaryo, pero magandang tignan din talaga dahil
ang mensahe din ng Don Quixote ni Cervantes ay malalim. Ito rin ay political satire. Ito rin ay bumabatikos doon sa ano, the knights in shining armor, no? Yung feudal Spain, no? Ito yung pagbatikos doon sa panahon na ang Espanya ay backward. Parang sinasabi niya ito ngayon si Don Quixote na may imaginary na mga foes, the windmill, itong isa nakasakay sa halip na kabayo, sa donkey, no? Ano yung sabihin nito? That ang gustong sabihin ni Cervantes na gustong alingaw-ngawin si Rizal, Spain was so backward, no, that Spain needs to march towards progress. So, isa yan sa mga implicito na gustong ipalabas na mensahe ng si Rizal doon sa Sangre ng mga Dioses. Alright! Doon sa huli, no? Yung dalawang nobela at yung unfinished novel, The Nolly and Feely. Bibigyan natin ng mas malalimang talakayan ang Nolly at Feely sa ikatlong bahagi ng PI-100 ng kurso. Sa puntong ito tinatalakay lang natin, inuunawa lang natin, no, bilang bahagi ng literary genre, novela kasi ito. Ano malaga sa Nolly at Feely? Una, yung context. No? Hindi ko na isa-isayin yun dahil meron mo kayong handouts na binigay ng mga nagsipagulat. Pero ang magandang pansinin lamang dito, marahil, no, na gustong i-emphasize, no, ang Nolly at Feely ay sinasabi na isang historical novel. Ang Feely, sabi ng ilan, isang political novel. Right? Ibat-ibang interpretasyon. Para kay Del Pilar, mas literary ang Nolly Metangere, no? Maganda, mas mabulaklak, mas mayaman, okay, ang paglalarawan kaysa sa El Filibusterismo, kung saan siya sabi na mabilis, fast-paced, dark, mood, etc., no? Pero sabi naman ng ilan ay mas epektibo yung El Filibusterismo sapagkat mas pointed yung discussion ni Jose Rizal on politics, on good colonial politics nung panahon na yon. Pero yung interpretation, no, yung hermeneutics, yung meaning, ay mas palalawigin pa natin later on. Suffice it to say, no, na ang Nolly Metangere, no, ay kailangan alamin nyo lang kung saan, paano yung sinulat, saan yung sinulat, paano ito na-i-publish, yung mga hirap din ng Jose Rizal na hindi bang ganun-ganun kadali ang pagpapublish, no, ng mga ito. At saka yung El Filibusterismo. Magandang pangitin din yung mga ano ba yung mga intertext dito, no? Ano yung intertext ng Nolly Metangere o anong mga nabasa ni Jose Rizal na nag-impluwensya sa kanya sa pagsulat ng Nolly at saka ng El Filibusterismo. At syempre doon sa Etikang Tagalog, ito yung pinakahuli. Mahalaga ito, no? The Tale of the Two Ocampos. So yung first one, yung kay Ambeth Ocampo, Macamisa, and the other Ocampo is Nilo Ocampo. Ito naman yung Etikang Tagalog. So, ito ay unang mahahalukay, makakaroon ng interest si Ambeth Ocampo, no? Nahanapin ito, naging sleuth pa nga siya, para siyang, yung dun sa kwento niya, na talagang pahirapan bago niya na-reconstruct, o bago mo yun na-gather, na-tipon itong Etikang Tagalog, na akala sa library, no, sa National Library ay bahagi, mga manuskrito na bahagi ng Nolly at El Filibusterismo. Nila nakita na ito pala ay mga pira-pirasong kwento na tumuturol sa isang nobela na hindi tapos. Kaya yung reconstruction ni Nilo Ocampo ay medyo mas maayos ito at nagkaroon ng iba't ibang narrative. Pansinin, no? Nolly, Feely at Etikang Tagalog. So Nolly at Feely, so Nolly rather, no, in particular, ay hinais ni Jose Rizal isulat ko sa wikang Pranses. Bakit? Dahil ang French of François, ang siyang Francais, ang siyang international lingua franca at ang France ay literary capital nung time na yon. Gusto ni Jose Rizal na marami makabasa ng kanyang Nolly Metangere. So balik, Rizal could not sustain writing in literary French. So he had to revert back to Spanish. Ang Etikang Tagalog, ganun din. Gusto ni Jose Rizal naman na ito hindi na French, hindi na mas maraming magbabasa sa global readers, no? Hindi na global readership. Gusto niya magbabasa dito ang mga Tagalog, no? Ang mga tao sa kolonya, kanyang mga kababayan sa kolonya. Kaya sabi niya, ang unang niya intention ay isulat ito sa wikang Tagalog. Pero siya sulat sa wikang Tagalog, ang dami niyang erasures. At meron pa siyang sinabi na nahihiya siya kay Del Pilar. Kasi si Del Pilar kilala, patatas, mahusay, magsulat sa wikang Tagalog. Again, he could not sustain writing in Tagalog, so he had to revert back to
Spanish language. Kung saan siya komportable, kung saan siya biyasa. Parang kayo din. Diba? Pag sa examination, may nagsabi sa akin na nung nakarang exam, Ma'am, yung essay, siguro mas mataas yung score ko kapag English ang ginamit ko. Okay, no? Class, kaya parang kayo din na karamihan ay mas komportable gumamit ng wikang English sa pagpapahayag. Ganoon din naman si Jose Rizal. Hindi dahil anti-Tagalog siya, no? Or anti-Filipino siya, kung hindi dahil okay, ang kanyang nakasanayan, ang kanyang skill ay sa pagsulat sa wikang Kastila. Parang sino din, ang skill ninyo, sabi nyo, ay sa wikang English kita sa ating sariling wika. So dito, no, hindi ko naibigay yung mga didetalye, bahala na kayo dito. Ito yung coverage ng ating second long exam. Huwag kakalimutan, blue book, dun sa upper right hand corner ng blue book, ilagay nyo doon ang inyong time, no? Schedule, si 10 to 11.30, 1 to 2.30, 2.30 to 4, para hindi maligaw ang blue book. May isa sa inyo hindi naglagay ng kanyang pangalan sa nakaraan. Huwag kalimutan isulat ang pangalan at ang kolehiyo para hindi mawala o maligaw ang inyong blue book. Hanggang dito na lamang. Alright, alam ko, happy kayo. Simulang pasok, investiture ni Chancellor Michael Tan ngayong Friday. Alright, narinig ko na walang pasok, kaya sigurado ako, ito na ang video nyo. Pwede yung ulitin ito kung meron kayong hindi maintindihan dahil mabilis ito. Pero bago ako magtapos, gusto kong pasalamatan ang kasama ko sa department, ang aming assistant chair, si Professor Vlad Gonzalez. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi magiging posible itong video lecture na ito. Maraming salamat, Vlad. At sa inyo din, ha? Dapat hindi ito festival of saliva, hindi nasayang yung saliva ko. Dapat ay pakinggan yung mabuti. Pero syempre, bago kayong makinig, huwag lang kayong mag-depend sa aking lecture class na kailangan na magbasa din kayo. Good luck!